Hello everyone! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng angles given ang parallel lines cut by a transversal line. Ito ay para sa mga grade 7, third quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! So itong given na to ay ni-request ng ating mga subscribers. Sinadya kong ibahin yung mga given dito para sa ganun ay mag-solve din kayo. Okay? Kung hindi nyo pa napapanood yung angles form cut by a transversal, panoorin nyo na lang muna yon para mas maintindihan nyo to. So, meron tayong parallel lines dito cut by a transversal. At yung angle 1 natin is 3y degrees. At yung angle 5 naman ay y plus 3 degrees. Anong type ng angle itong angle 1 at angle 5? They are corresponding angles. At ang corresponding angles ay equal. Substitute lang natin yung measurement ng angle 1, that is 3y degrees, at yung measurement naman ng angle 5 ay y plus 30 degrees. Combine like terms, ilipat natin yung y dito sa kabila, mag-change ng sign, magiging negative y. Tapos, matitira lang yung 30 dito. Simplify natin, 3y minus y, that is equal to 2y. Then, kopyahin lang yung 30. Anong gagawin natin para matira yung y dito? I-divide natin both sides by 2 para makancel yung 2, yung y lang ang matira. So, y is equal to 30 divided by 2 equals 15. Ngayon, ang tinatanong is yung measurement ng mga angles. So, unahin muna natin yung measurement ng angle 1, which is 3y. So, measurement angle 1 equals 3y degrees. I-substitute lang natin yung nakuha nating y, that would be equal to 3 times 15. Simplify, 3 times 15 equals 45 degrees. Ngayon, kunin naman natin yung measurement ng angle 5. Diba corresponding angle sila? Ibig sabihin, equal sila. So, kailangan pa rin natin i-check kung ang makukuha ba natin ay 45 degrees din. So, ano ba ang angle 5? That is y plus 30. Substitute natin yung value ng y. So, that would be equal to 15 plus 30 degrees. 15 plus 30 is equal to 45 degrees. Okay? So, the measurement of angle 1 equals 45 degrees. At yung measurement naman ng angle 5 equal din siya sa 45 degrees. Next, punta naman tayo dito sa number 2. Paala lamang, inibahan ko yung mga given upang sa ganon ay huwag niyong kopyahin na lamang, okay? So, number 2, measurement of angle 3, ito is 3x plus 53. At yung measurement naman ng angle 8 is equal to 7x minus 55 degrees. Ano ang relationship ng angle 3 at yung angle 8? They are alternate exterior angles. At ang alternate exterior angles ay congruent or equal sila. So, ibig sabihin, measurement of angle 3 equals measurement of angle 8. Substitute the values. Measurement of angle 3 is 3x plus 53 equal measurement of angle 8 is 7x minus 55. Okay? Combine like terms. Since mas malaki yung 7x, yung 3x na lang ang ilipat natin dito sa kabila. Para mas madali yung solution natin. Kapag naglipat tayo, mag-change ng sign. So, magiging 7x minus 3x. Then, yung negative 55 naman, ililipat naman natin dito. Mag-change ng sign, magiging positive 55. Tapos, kopyahin lang yung 53. Kasi nandito na siya. Okay? Simplify. 53 plus 55, that is equal to 108. 7x minus 3x is equal to 4x. Para makuha natin yung value ng x, i-divide natin siya both sides by 4. So, divide this by 4, makakancel yung 4,
108 divided by 4 is equal to 27. So, x is equal to 27. Ngayon, kunin natin yung measurement ng angle 3 at yung measurement ng angle 8. Okay? By substitution. Unahin natin yung measurement ng angle 3. So, the measurement of angle 3 equals 3x plus 53 degrees. Substitute natin yung value ng x, magiging 3 times 27 plus 53. 3 times 27 is equal to 81. Kopyahin yung plus 53. 81 plus 53 is equal to 134. So, the measurement of angle 3 equals 134. Kung 134 itong angle 3, dapat yung measurement ng angle 8 ay 134 din dapat. Pero, kailangan pa rin nating i-check. So, ano ba ang measurement ng angle 8? That is 7x minus 55. Substitute natin yung value ng x, magiging 7 times 27 minus 55. Okay? 7 times 27 is equal to 189 minus 55. Simplify, 189 minus 55, that would be equal to 134 degrees. Okay? So, nag-equal sila, ibig sabihin, tama yung nakuha nating value ng x. Okay? Next, dito naman tayo sa number 3. Ang given ay yung measurement ng angle 2. Ito, measurement ng angle 2 is 3x minus 11. At yung measurement ng angle 5 ay x plus 7. Ano ang relationship ng dalawang to? They are same side interior angles. At ano ang sinabi natin sa nakaraang video kapag same side interior angles? They are supplementary. Ibig sabihin, ang sum ng dalawang angle na yan ay equal to 180 degrees. That is, measurement of angle 2, ito, plus yung measurement ng angle 5 is equal to 180 degrees. Substitute natin yung mga values. Measurement of angle 2 is 3x minus 11 plus yung measurement ng angle 5 ay x plus 7 degrees equals, kopyahin yung 180 degrees. Nasusundan. Next, combine like terms. Since nandito naman na silang dalawa, so i-combine na lang natin. 3x plus x equals 4x. Negative 11 plus 7 equals negative 4. Equals, kopyahin lang yung 180 degrees. Transpose natin yung negative 4, mag-change ng sign, magiging positive 4. 180 plus 4 is equal to 184, kopyahin yung 4x. Anong gagawin natin para makuha lang yung x? I-divide natin both sides by 4. So, divide natin both sides by 4, ang matitira is x. 184 divided by 4 is equal to 46. So, the value of x equals 46. Ngayon, kailangan natin kunin yung measurement ng mga angles. Unahin natin yung measurement ng angle 2. Measurement of angle 2 is 3x minus 11 degrees. By substitution, that would be equal to 3 times yung nakuha nating x, that is 46 minus 11. 3 times 46 equals 138 minus 11. Simplify, 138 minus 11 is equal to 127 degrees. So, the measurement of angle 2 equals 127 degrees. Ngayon, kunin naman natin yung measurement ng angle 5. Hindi sila equal ha, dapat they are supplementary. So, i-check natin mamaya kung supplementary ba sila. Measurement of angle 5, ito, equals x plus 7 degrees. By substitution, ano yung x natin? That is 46. So, 46 plus 7. 46 plus 7 is equal to 53. So, the measurement of angle 5 is equal to 53 degrees. Okay? I-check natin kung tama yung nakuha nating sagot. Measurement of angle 2 plus measurement of angle 5 equals 180 degrees. Yung nakuha nating measurement ng angle 2 ay 127 plus yung measurement naman ng angle 5 ay 53 equals 180 degrees. Dapat mag-equal sila. 127 plus 53 is equal to 180 degrees. So, nag-equal sila sa 180 degrees.
ibig sabihin, tama yung nakuha nating sagot. Okay? So, kung nakatulong ito sa inyong mga modules, huwag niyong kalimutang mag-comment sa baba at i-share niyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, mag-aral na mabuti. God bless you all and goodbye!